may pera sa basura. Yan ang pinatunayan ni Janry mula sa Payatas dito sa Quezon City. Dahil kasi sa pamumulot niya ng kalakal, nakaipon siya ng balde-baldeng barya. Magkano kaya ito inabot? Huwag daw iismuli ng basurerong si Janry mula Payatas sa Quezon City. Sa tumpok kasi ng mga basura, meron siyang yamang namimina. Mga alahas. Ito yung mga silver pulot ko. Ito, malaking halaga na rin to pag ibibinta ko. Itong kwintas na to po ay kasama rin po to sa mga napulot niya. Gadgets. Dalawa na sila. Ito, bago ko napulot. Mga idolo, naka-packed pa. Pera. May ibang klaseng dollar ito. Yung mga idolo. Iwan ko kung mabibili ba yan. At mga barya na tumpok-tumpok pa. Ito pala yung mga barya-barya. Yung tatlong taon lang talagang iipon ko nito. Simula yung nag-lockdown. Dahil nga raw sa mga napupulot ni Janry sa basura at iba pang sideline nilang mag-asawa, nakaipon na sila ng 650,000 pesos. I repeat, 650,000 pesos. Ito ang ipinambili nila ng 3.5 hectares na lupa sa probinsya. Dito ko po talaga pinapangarap na makapatayo ako ng bahay para kung sakaling titigil na ako sa pagbabasura, dito na po talaga ako manirahan. 400 piso kada araw ang kinikita ni Janry sa pagiging basurero. Kailangan talaga yung kakamay ka lang para mabilisan talaga. Nagpipili po kami ng mga kalakal, ma'am. Dati kinakahiya ko talaga yung magiging basurero. Pero ako nangarap talaga sa umangat sa buhay, ma'am. At sa pamamasura, madalas daw siyang makapulot ng tigpipiso at tiglilimang pisong barya hanggang sa hindi niya namalayan. Nakapuno na siya ng 2 balde, 2 kawali at 1 kaldero. Parang tsambahan lang kasi, ma'am. May kayamanan talaga yung basura na may pera talaga, ma'am. Pero nung nagka-pandemya, unti-unti raw nabawasan ang kanilang ipon hanggang sa napilitan silang isanla ang lupa nila sa probinsya sa halagang 58,000 pesos. Yung lockdown, yung hindi na kami makalabas. Mahirap rin naman kasi na umaasa ako sa mga ayuda-ayuda. Kaya napag-isipan ko lang talaga, ma'am, sinasanglan yung lupa namin sa probinsya para sa araw-araw may panggastos kami. May mga utang siyang dapat bayaran. Gumawa kami ng kasunduan. Ayon sa kasulatan, kailangan niyang tubusin sa loob ng 2 taon ang kanilang lupa. Mahalaga, ma'am, kasi yon talaga yung pinupundar ko talaga para sa aking mga anak. Baka nga po hindi na namin matubos, sayang, kasi mahal, tapos sinanglalang po namin ng mura. Kaya maliban sa pamamasura, ang misis ni Janry na si Mary Grace nagtinda ng barbecue. Nagtulong din sila sa pagtitinda ng doormat at potholder. Minsan po, nagsasabi po siya ng masakit yung katawan niya, pagod na siya, pero kailangan niya daw pong magpalakas ulit ang katawan para makapagtrabaho pa rin po siya. Ang tanong, sasapat kaya ang kanilang kita? At magkano ba umabot ang mga bagong mga napulot ni Janry na barya sa basura? Ang mga ito kaya ang solusyon para ang naipundar nilang lupa hindi tuluyang maremata? Manginayang talaga ako pag hindi ko siya matubos. Ayun talaga, namumursigi ako na matubos ko rin ang talagang lupa na yun. Susunod na! Basurerong si Janry dahil sa napupulot nilang barya at sideline nilang mag-asawa, nakabili ng 3.5 hectares na lupa sa Kawayan sa Masbate na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso. Pero dahil nagipit sila nitong pandemya, naisanla nila ito sa halagang 58,000 pesos na kailangan nilang tubusin sa loob ng 2 taon. Gumawa kami ng kasunduan. Kung hindi pa rin niya matubos yung lupa, ako pa rin ang magsaka at wala siyang share doon sa ani. Kaya si Janry, doble kayod sa kanyang pamamasura, swinerte na nakapulot ng pendant ng kwintas na naibenta niya sa halagang 10,000 pesos. Kasi may ano siyang cross siya nakalagay, naka-plastic siya. Idinagdag niya ito sa naipon niyang balde-baldeng barya sa loob ng 2 taon. At nung ipinabuo na nila ito sa bangko, umabot ng 90,000 pesos!
Sumatotal ang kanyang naipon, 100,000 pesos. Sobra-sobra pa para tubusin ang 58,000 pesos na lupa nila sa Masbate. Wala naman talaga pong imposible, basta magsisikap ka lang. Legally entitled to it, the answer is no. Kasi ang ruling is kung may nakuha ka na hindi sa'yo, sabihan mo yung barangay captain at ire-record niya. After a while, pwede ka ng finders keepers. I think common sense, miskin na $100 bill na pulot mo dyan, in-announce mo kanino ito, walang may-ari, then palagay ko, you can keep it naman. Ngayon, wala pang batas na nagsasaad na bawal ang mag-hoard ng hoard. Huwag nating patagalin kasi wala pong iniipot na barya sa ating bansa. Kung muli raw makakapag-ipon, plano ni na Janry na ihinto na ang pamamasura at magnegosyo na lang sa probinsya. Sino ngayon ang magsasabi na ang mga barya, barya-barya lang? Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.